Hello! Nandito na naman tayo. Medyo maganda na ang panahon. Lumagpas na si Quinta, lumagpas na si Rolly. Subalit may parating na naman na bagong bagyo. Subalit hindi tayo patitinag, guys. Kaya ngayon, ang itatampok natin ay kung paano magtanim ng sitaw at luya sa isang plot. Bali, ang gagawin natin, guys, double cropping. Double cropping ang gagawin natin, guys, na pagtatanim. Kasi sayang yung mga space na ating ang space ng ating pagtataniman na hindi naman pakikinabangan pagkatapos ng isang crop na ating itinanim. Kaya ang gagawin natin, guys, sabay natin itong itatanim. 1, 2, 3, come on! Kung dati, guys, gumagastos tayo sa ating mga binhi para itanim, ngayon, guys, ay hindi na tayo gagastos. Libre na lahat. Nariyan yung ating sitaw. Guys, ito yung sitaw na ating binhi na ating itatanim. Ito ay galing doon sa aking tanim dati na aking kinuhanan ng binhi. And then, mayroon tayong luya, kung saan ang luya ay galing din ito dito sa aking garden na itinanim, kung saan ipakita ko nga ito sa inyo kasama ang kamatis. Bali, nagkaroon tayo ng double cropping. Ang gawin natin, guys, doon na tayo kukuha ng binhi. Di na tayo bibili dahil, guys, napakamahal ngayon ng luya. Kamakailan lang ay bumili ako, umaabot na ito ng 200 per kilo. 200 per kilo, guys. Ganong katindi yung luya ngayon. Nung bumili nga ako, ilan lang na puha ko, 1 kilo, kakarampot lang. Kaya ngayon magtatanim tayo ng libre. Pagdating naman sa abono, guys, libre din. Libre din ang ating abono kasi mayroon ako ditong abono na galing dito sa ating compost. Tapos hinaluan lang natin to ng chicken manure. Yun ang ating maging abono. Kaya, guys, ipapakita ko sa inyo yung ating mga itatanim. Oh, guys, ito ngayon yung ating binhi. Ito yung sitaw. Yan. And then yung ating abono ay nandito. Yan ay pinaghalo ng chicken manure at saka yung compost. Yan, guys. Kaya gawin natin, guys, pupunta tayo doon sa ating kukuhanan ng binhi na luya. Guys, ito yung luya dati na aking tanim na may kasamang kamatis. Makikita nyo, guys, ang lago na. Yan, nagkuha na nga ako dito dati. Pinagtanim ko dun sa isang plot. Yan, kita nyo, guys, ang lago. Napakalago na. Yan, oh. Yan. Laki na ng gumapang na, guys. Hanggang dito. Yan, oh. Yan, sa likod. Yan, oh. Laman. Yan, guys, oh. Dito hanggang doon. Yan, guys, ang gawin natin, kukuha tayo ng pantanim. Kukuha tayo ng pantanim doon sa ating kasabay ng ating sitaw. Ito, guys. Kasi medyo masikip to rito, kukuhan ko na lang to, guys. Ito. Tingnan natin, guys, yung laman. Gan palaki. Kaya, guys. Oh. Laki na ng laman, guys, oh. Aabot, guys, 1 punong 1 kilo. Yan, gawin natin, guys, dito bibinhiin natin. Then, ito yung katabi, guys. Kikita nyo.
Yan o. Mga laman na. Ayun o, nasa ibabaw na. Naano nga ito ng ulan. Tingnan natin to. Bawasan. Ito. Guys, tanggalin natin to. Guys, kita nyo. Ah, guys, ito na yung nakuha natin. Yan o. Bata pa yan, guys. Kung makita nyo, yan o, tumutubo pa. Hindi pa talaga siya pwedeng i-harvest. Kasi guys, kapag panahon ng pang-harvest, ito ay lantana, nalalantana yung mga dahon niya. Ito sariwang-sariwa pa, kaya lang kailangan natin itong paramihin. Ayan guys. Tapos ito naman guys, ito lang, tanggalin ko ito. Ito yung tinanim ko lang noon. Ito guys. Oh. Halos isang pulgad at kalahati lang ang laki. Ayan o. Ito ang binhi na tinanim ko. Ayan o, tumubo dito, pero ang laman niya, ayan, ganito karami guys. Kaya ganito karami. Halos isang kilo guys, ang isang puno. Kung titimbangin natin, halos isang kilo ang puno, ang isang puno na nakuha natin. Ano nito yung isa? Napunit na nga. Ayan. Lalaki ng ano niya. Ayan o. Sariwa pa siya, guys. Bata-bata pa, pero pwede ito yung tanim. Para lalong dumami. Ngayon, guys, kasi may mga tangkay siya. Tatanggalin ko to. Yan. Ito lang tatanim natin. Then ito, paghiwa-hiwalayin ko na rin. Yan, tanggalin ko muna to. Guys, ang tinatanim talaga yung medyo magulang na. Kaya lang, mahal ngayon. Kaya dito na lang tayo kumuha para ano, libre. Ito oh. Yan guys. Ang laman niya. Tutubo pa to guys. Yan oh. Dito tayo. Pag-iwahiwalayin ko lang guys. Oh. Iwahiwalayin ko lang para dumami yung ano, tatanim natin. Yan. Yan. Ito guys. Sa isang puno, makakarami tayo nitong ano, ng binhi. Ito. May ugat na yan. Babawasan lang natin. Kaya, para ano, ugat niya, ang ugat niya kasi guys, mahaba. Babawasan natin. Yan. Bawasan natin. So, piliin lang natin kung saan medyo maganda. Kaya dito tayo babawas. Ayan. Guys. Sigurado na guys na mabubuhay ito kasi may mga ugat. Di tulad ng tinatanim natin na tulad nito yung dati. Di tayo sigurado yung mga ano na nabubuhay kasi meron dito guys na bulok. Nabuksa. Inaantay ko lumabas doon mula sa lupa. Yung sisibol sa wala pala. Nang tumubo yung iba, siya naiwan. Ang hinukay ko guys, wala na. Bulok na pala. Sayang. Sayang yung ano. Ayun yung tinanim natin. O yung ano, binili ko rin yun eh. Kaya medyo ano, mabigat. Napakabigat sa ano. Mga napakabigat sa damdamin. Kaya paghiwa-hiwalayan natin guys. Para karami tayo ng binhi. Ito guys, ginawa ko dito, iniwa ko sa gitna. Ayan, ito na. Meron na tayong pang ano, pang binhi. Guys, meron akong bagong binunot. Kinuha ko na talaga isang puno. Kasi kukulangin ako doon sa ano guys, kukulangin ako doon sa isang tanim, doon sa isang plot kasi mahaba yun. Ito guys, makikita nyo, isang puno lang yan. Oh, makikita nyo guys kung paano siya tumubo. Isa dito, paganyan,
ito, ito, yung paganyan sa likod. Ayan, oh. Guys. Ayan, oh. Ganyang kalaki. Dahil lang sa isang mapakaliit, oh. Napakaliit na itinanim. Oh. Napakaliit lang. Tinan mo naman. Kung titibangin natin, guys, dito mahigit isang kilo. Grabe. Kaya nakaka-inspire. Parang gusto ko na rin magtanim talaga ng maraming luya. Para pagdating ng panahon, pira, guys, pira. Pira talaga to. guys, nakarili na yung ating itatanim. Nandito yung ating sitaw. Yan, tapos yung ating luya. Yan, tapos ito yung ating compost. Tapos, yung pesto na lang yung ating pagtataniman, yung ating yung lugar na lang ng pagtataniman ang ating, ang aking pakita sa inyo. Ito, guys, yung lugar lang ng aking pagtataniman, makikita nyo, mayroon akong mga poste, mayroon akong mga balag. Yung sitaw, sa bawat poste ay doon ko itatanim yung sitaw. Din sa baba naman, yung pagitan ng dalawang poste o yung mga pagitan ng poste ay doon ko naman itatanim yung luya. Guys, mag-umpisa na tayo. Ayun. Ito yung poste. Yung poste doon. Ayun, dito sa baba. Dito ko itatanim yung sitaw. Ito. Ang una natin gagawin, guys, ay sitaw muna. Patanim natin dito. Maglalagay tayo ng compost. Dito. Tapos, takpan natin ng konti kasi may chicken manure, medyo mainit. Lagyan natin dyan. Dalawa. Dalawa tanim natin. Yung takpan natin. And then, susunod, guys, dito, sa butas. Ay. Luya. Okay. Lagay tayo ng compost sa butas. Tabunan natin ng konti. Guys, nasa ano yan? Sa 6 inches ang lalim ng luya. Kasi kailangan niya ano, ang medyo malalim-malim. Ayan, guys. Ito na. Compost. Luya. Yan. To. Yan. Nakatayo ga, dapat nakatayo. Yan. Dun. Compost. Habon ng konti. As luya ulit. Okay. Dito sa poste ay sitaw naman ang tatanim natin. Yan. Ito. Lagay tayo ng compost. Tubunan natin ng konti. Din sitaw.
Yun na guys. Ang ginawa natin guys, dalawang sitaw na buto. Dalawang buto ng sitaw ang tinanim natin. Dalawang buto ng sitaw tinanim natin para kung sakali man hindi mabuhay ang isa, may matitira pa. Kaya guys, pag ito tumubo na, yung sitaw paakyat dito lang, pataas. Kaya yung dito sa baba, ito, na ating tanim na luya, ay hindi gaanong maapektuhan. Pero guys, ano, mayroon akong papakita na itanim ko na ito ng ano, 4 days na dito sa kabilang side. Ito, oh. Guys, dito sa bandang kanan, kung makikita nyo, yan, nagtanim ako dito, ito yung poste, ayan yung balag pataas, diretso yan hanggang doon guys. Ang ginawa natin, binungkal muna natin yung lupa na to para maging buhaghag hanggang doon sa dulo. Ngayon guys, dahil apat na araw na, tumubo na yung sitaw dito, oh, gagapang pumunta paakyat. Then ito yung luya. Ito yung luya. 1, 2, 3, and then poste. Ito yung poste. Yan ang poste. Sitaw. Ayan, buhay na siya. Dalawa ang tinanim ko dyan, pero iisa pa lang ang sumisibol. And then tuloy-tuloy tayo dito. Yan ang luya. Ito. Ito pa rin guys yung luya na kinuha natin doon kanina. Yan. Sitaw. Ubo na. Yan. Yan. Ito, luya. Pero diretso yan guys hanggang dito. Yan. Kita sa inyo. Yan, tumubo na. Sitaw. Ito yung isa, parang natuka ata ng ibon, sayang. Pero dito guys, yan, yan yung luya. Din dito sa wakas may tumubo na rin sitaw ng dito. Yan, yan hanggang doon yan guys. Yan guys, hanggang doon. Ayan, balik tayo. Ayan guys, yung ating pamamaraan, mga bagong pamamaraan kung paano magtanim ng double cropping ng sitaw. Double cropping ng sitaw at saka luya. Di sayang yung space, di sayang yung time. Kailangan makapagtanim tayo at the same time sa isang plot. Kaya pagdating ng araw, kapag kumupas man yung sitaw, andyan pa rin yung luya. Guys, andyan pa rin yung luya susunod. And then pwede pa tayong magtanim pa uli kung gusto natin, kasi may space naman. O pagkatapos ng luya, pwede rin ang palaya. Kaya guys, yun yung pagtatanim. Medyo hiningal tayo. Medyo hindi kasi nagpa-merienda si Mrs. kasi medyo hiningal. Hiningal tayo ng konti. Actually, physically exercise tayo dito. Physically fit. Nakapag-exercise tayo dito kaya wala tayong naramdamang mga sakit. Yung pagkahingal ko, yun lang ay isang exercise. Exercise sa pagtatanim. Doble guys, naka-exercise ka na, nakapag-exercise ka na, nakapagtanim ka, darating ang araw, magkaroon ka pa ng pera. Ganun guys. Kaya guys, naipakita ko sa inyo kung paano pagtatanim ng luya. Guys, napakaganda kasi yung luya guys ay napaka low maintenance. Low maintenance kasi guys,
Di tulad ng ating mga ibang tanim dyan na gagastos talaga tayo. Nandiyan magbibili tayo ng fertilizer, bibili tayo ng insecticides. Kasi kung hindi tayo bibili ng insecticide dahil nakaangat yung ating tanim, andyan lagi, prone lagi sa mga insekto. Prone lagi sa mga insekto, kaya kailangan natin mag-spray. Pero yung ating luya ay free ho. Free. Ang kalaban lang natin yung langgam. Kaya lang yung langgam, madali natin paalisin yan dahil mayroon tayo dyan mga natural na pamamaraan. Hindi rin tayo gagastos ng malaki. Kaya guys, doon sa mga aking subscriber na nandyan, na patuloy sumusubaybay sa akin, maraming maraming salamat. And din doon sa mga bago lang nakarating, sumilit dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated tayo sa ating mga bagong ipapalabas na mga video tungkol sa ating mga halaman. Thank you, thank you, thank you.